never ko na-imagine that I will do my travel using two wheels. Pero last year happened, the pandemic happened, and I realized that it's convenient to do travels using two wheels, faster and convenient. That's also the reason why I prefer the maxi scooter, because it offers comfortability when traveling on two wheels. And today, matatest ko ulit ito because this video is all about our Real Infanta and Marilaque ride. Enjoy! Five AM yung meetup namin sa Shell Binan. Magpapagasili na muna ako, tapos sinimit ko yung first group. Two groups kami, Shell Binan muna, yung meetup ng first group, taga Laguna and Cavite, itong first group, mga Xtown owners. Pagkatapos dito, pupunta kami ng Mcdonalds Calamba bypass sa Calamba. Imi-meet namin yung second group kasi nag-expressway sila. Pagdating sa Macdo Calamba, napansin ko na una ako sa first group kasi wala pa sila dun pagdating ko. Yun pala, hinintay nila ako kasi nahuli ako. Hindi ko lang ata napansin kasi ang daming magra-ride niya. Hindi ko alam pa dito? Nahuli kasi ako eh. Ano yung mga ba? Akala ko nandito na sila. Itong second group consists of Xcitings, meron din Xtown, may Adiva, and meron din Honda Rebel. So from here, sabay-sabay na kami papuntang Famy. Doon, sabay-sabay na kami papunta Famy. And doon, magde-decide kami if tutuloy na ng Real o magpa-breakfast muna. Sa mga rides, usually talagang nagpapahuli ako para ma-video ko yung rides, yung mga sites, and hindi din naman ako mabilis magpatakbo ng maxi scooter or ng Kiko Xtown. So tamang chill ride lang, kaya sa banda huli ako para rin nare-record ko yung mga nadadaanan namin. Oh,
rin? Oo. Pwede naman, meron pa dun, no, parang ganito. Malaki. Sige. Ha? Pagdating dito sa Famy, sa Pabiola sana kami magbe-breakfast muna. Pero madami ng riders and puno na ata sa loob. Kasi buka na lang dun, so madaling ma-access. Kaya madaming kumakain. So nag-decide na kami na sa bandang unahan na lang or along the way kami magbe-breakfast. From Pabiola dito sa Famy Real Infanta Road, Paakyat. Nakita ko yung Trois, so nag-decide na kami na dito kumain. Actually, nakita ko na to sa map, sa Google Maps. And mukhang maganda yung spot niya. So nagtataka ako bakit konti lang yung kumakain. Meron siyang view, maaliwalas yung lugar, and yung menu niya okay naman. Okay yung price, okay yung food. So siguro kasi paakyat siya, hindi siya kagad mapapansin. And bandang and pataas na kasi to. So unlike yung sa Pabiola, malapit lang sa National Road, kaya mas madaming kumakain doon. Pero I recommend this place kung papunta kang Real. Pero chineck ko yung Google Maps, part pa ata ng Siniloan itong Trois Food House. Pero I recommend this place kung gusto nyo mag-snack, mag-breakfast or kumain if papunta kayo ng Real or Paakyat from Famy. After mag-breakfast, nag-decide na kami na mag-ride na going to Real. So itong route na dinadaanan namin is Famy Real Infanta. Pwede ding Siniloan Famy Real Infanta based sa maps. Maganda yung daan dito. May part lang na inaayos. Pero wala naman traffic or mga rough roads. May mga twisties dito, may mga paakyat, pababa. Then doon sa bandang taas, medyo umambun lang ng konti and mahamog.
bandang Real na, meron Y pa Y na road. Yung left, going to Infanta, tsaka bayan ng Real. Yung right, going to Real din yun, pero nandun yung magandang spot ng coastline nila. Saka yung mga ilang high-end resort. Bisa nakita ko sa maps, nandun na tayo mga okay na resort. Tsaka yung meron mas magandang view dun. So dun muna yung pupuntahan namin before going to Infanta. Alam. So habang niraride namin kung papuntang coastline ng Real, i-check nyo yung left side, maganda ng view, nandun yung dagat, maalon, nakakaralak siya. So if nagraride ka papuntang Infanta or Real, recommended ko na dumaan ka muna dito or maybe magpahinga ng konti and de-stress kasi maganda yung view talaga dito. Kaya dito kami huminto, magpapahinga muna ng sandali, photo ops, pictures, video, may drone shot din, and after this, diretso na kami na Infanta. So, naalala nyo yung dinaanan natin ng Paway kanina, di ba? Nag-ride tayo. So, going to Infanta, magle-left ka, galing ka Famy. Pero kung galing ka dito sa coastline, tas dadaanan mo yon, magra-right ka na. So, that's going to Bayan ng Real and then Infanta. Actually, dapat dito sa Real kami magbe-breakfast / lunch. Pero since nag-breakfast na kami bandang Famy, Siniloan, so nag-decide na kami dumiretso sa Infanta. Maganda din yung daan dito sa Real going to Infanta. Sa right side, merong view ng dagat. Pero matatakpan konti ng mga puno. Pero marami din resort dito. Na-discover ko marami rin palang resorts na pwede puntahan dito ang mga kainan. So kung napagod ka siguro kakaride, pwede ka kumain muna. Enjoy the view. Enjoy yung beach. Or kung gusto mo mag-overnight, marami ditong options. Nag-bathroom break muna dito sa gas station. Malapit dun sa Mabuhay Infanta statue or marker or sign. And also, nag-usap muna sandali kung saan ba kami magla-lunch. Kung sa Infanta na lang or sa Jariel Speak. So from here, pupunta muna kami ng Infanta Fishport since nandito naman ako. Nag-decide na din kami sa Jariel Speak kumain para after that, diretso uwi na. Kasi abutin kami ng gabi if magtatagal pa. Pero pupuntahan muna namin yung Infanta Fishport, mag-picture. And then, diretso na Jariel Speak for lunch and rest ng sandali. I'm waiting at the doorstep, finally
dumadaan kami dito sa Marilaque Highway, nakita namin yung mga landslide areas. Although yung ibang part, madadaanan naman na. Actually, madadaanan na. I-clear na lang siguro yung mga debris sa mga gilid-gilid. Saka may mga part na inaayos. So siguro nung mga nakaraang araw, may still go na di. Kaya nagkaroon ng mga landslide. And then nag-quick stop po na kami dito sa bridge na to. Meron kasing falls dito sa picture-picture ulit and videos. And pahinga uli ng konti. So, papuntang Jariel's Peak, yung medyo mataas na portion na to. Ma-encounter na kami ng fog dito. So, malabag yung feels. Kasi ang kapal ng fog, papuntang Jariel's. Bukod sa chill riding, medyo cautious din yung ride namin. Kasi medyo makapal talaga yung fog. So, the good thing is, since marami kami, mas safer yung feeling. Thank you.
So dito si Jariel's, dito na kami nag-lunch. Tinga na rin ng content before umuwi. Nag-decide din kami na pag-usapan din namin kung Santa Maria ba or Tanay yung way na kukunin namin pabalik ng Laguna. But nag-decide na kami na Santa Maria na lang. Although may mga rough roads sa Santa Maria, pero mukhang hindi naman ganun ka lubak yung daan doon. Kasi yun yung pinakamalapit. Eh. So yun na lang yung kukunin namin ruta pa-uwi or pabalik Laguna. Itong road na to na Santa Maria going to Mabibak pa Laguna, I think is the mas mabilis na route if galing ka Infanta or Real. Mas gusto mo nang umikot pa Laguna. So ito yung pinakamabilis na daan. Pero merong mga certain areas na hindi pa sementado, so medyo rough road pa. Pero kaya naman ng mga motor. And yun, successful naman tong ride ng Infanta Real with the Xtown owners, Xciting owners, and other maxi scooter, motorcycle owners from the south. So, mostly mga taga Laguna, taga Cavite, yung mga nag-join today, and lalo na first time ng mga iba katulad ko. So, nakaya naman ng isang araw. Kailang stops din kami. So, yung iba nag-expressway na pauwi and kami nag-national road na lang. Medyo nag-traffic sa Los Baños, Cabuyao. Pero after that, maluwag naman. So until next long ride namin, and yun muna for now.